Kaugnay sa pinsalang idinulot ng Bagyong Mario, mga kapanem natin si Undersecretary Alexander Pama, Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, o NDRRMC. Magandang umaga po, Undersecretary Pama. Ay, magandang umaga, Hawit. Magandang umaga sa ating mga tigapakinig. Yes, sir. May bago po ba kayong tala kaugnay sa pinsala ng bagyo? Yeah, constant yung pagtatala natin yung Hawi. No? In fact, nakapost niya sa website natin. Tuloy-tuloy po natin sinipost yan dahil tuloy-tuloy naman yung pagtanggap natin ng mga ulat galing sa mga probinsya at yung mga lugar na tinamaan nitong si Luis. Si Mario saka yung habagat. Kaya tuloy-tuloy po yung pagtala natin yan. Nasa website na katunayan na pinakahuling ulat natin dyan, nandyan na sa website natin. Okay, sa lawak po ng impact nitong bagyo, ano, aling mga probinsya ang may, sa tingin nyo, may pinakamatinding pinsala? So far, ano, kung ibabanggitin ko lang yung mga naapektuhan, ano, so, kung sa talaan natin sa mga populasyon ng mga tinamaan, meron na ho tayong kabuuan ngayon na 258,976 families, o translated to mga 1,160,050 persons. At ang sa mga naapektuhan na to, nasa mga 1,126 barangays sa 27 probinsya, no, ng regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 7, Cordillera, tsaka NCR. Na kung saan kabuuan mula nung nag-umpisa, iba naman ito nagtipalikan na rin, ang naapektuhan ito is mga 14,899 families. Kaya 63,254 na katao na ito yung ating pinangalagaan sa loob ng 283 mga evacuation centers. Ngayon, sa tungkol sa katanungan mo, ang mukha ang lumalabas ngayon, ang talagang medyo mabigat ang epekto. Kung kay Mario ay nakikita natin nasa Region 1, particularly Ilocos Norte, at doon naman sa habagat, dito po sa atin sa NCR region. So yun nga eh, kasi parang mga Ilocos provinces ang mga pinakahuling tinamaan nitong bagyong Mario at may nag-brown out pa doon. No? Kaya wala masyadong media coverage doon sa region niyo. Pero kinoconfirm nyo na talagang malakas po yung tama doon at si tingin nyo ay dapat mas mag-focus ng atensyon ang ating pamahalaan doon. Wala namang problem. Siguro tama ka doon na medyo na yun nga yung Ilocos region ang tinamaan. At tungkol naman sa pag-focus, kung if you're talking pagkatapos na ito, pagkadaan, tama yan, nandun yung buhos natin. Katunayan yan, on the same day na medyo humupa na, which was noong Linggo, pinadalhan kaagad natin ng mga relief items ang Ilocos Norte saka La Union at nakadala po tayo kaagad ng mga C-130, dala-dala yung mga food supplies kasi sa kasamaang palad may mga lugar po doon na kung saan nakapreposition yung ibang mga relief items medyo tinamaan din ng tubig at nabasa kaya within the day pinadalhan natin kaagad ng replenishment ng mga relief, particularly mga pagkain at mga relief items. Kasi yung para yung malaking impact dito sa Metro Manila at mga Central Luzon provinces yung pagbabaha, no? Yung hangin parang hindi masyado nating naramdaman. Tama ka din. Pero doon po sa Ilocos, po ay mas malakas ba yung hangin? Nagbaha rin ba sa mga Ilocos region? Tama yan. Sa Ilocos ang tumama dahil nga yung dala ni Mario. Malapit yung mata dahil medyo unique ang itsura ni si Mario ngayon. Yung mata niya medyo hindi pronounced na bilog na bilog, kundi yung parang may kalaparan. Medyo malapit doon sa mata niya, which was primarily dumaan doon sa northern tip ng Luzon, which was in East Ilocos Norte. Ang kumpas doon sa kanila, hangin, medyo kalakasan. At sa sabayan pa ng dala nitong mga ulan, kaya nagkombinasyon kaya medyo ganun ang tama doon sa... No? Kaya kung tingnan natin yung datos ngayon, medyo tinamaan ng gusto sa Ilocos Norte, lalo na Ilocos Norte, no? Tsaka part ng Ilocos Sur, mga agrikultura, dahil sa hangin, sa pagpabaha na dala nitong si Mario.
May mga advisory ba kayo tungkol sa mga yung daanan natin, mga tulay at highway? Meron pa bang hindi possible yan, ngayon? Yeah, kompleto yan, Hawi, sa report na situations report na binibigyan natin na routine. Araw-araw, minsan dalawang beses isang araw, nandyan kompleto po yan. At ang extensive na report natin, in fact, yung latest report natin dyan is we have 42 pages of that. At nakalitaga po doon yung mga ano natin, magmula pati doon sa mga naging casualty, pati sa mga bilang ng mga bahay na kasalanta. Nandyan lahat yan. Medyo hindi lang natin mabasa lahat. Ano? Pero ngunit ang ano natin dyan, kung maibibigay ko lang, kunyari, gaya sa mga nasirang bahay lang, nakapagtala tayo ng mga 425 houses na totally damaged. Apa? At meron mga 1,710 na partially damaged. Sa iba-ibang riyo na yan. Down? Tapos yung sa... hello? NDRC? Hello? Yeah. Yes, sir. Kasasabi lang sa akin na down po yung inyong website since last night. No? So para sa mga nanonood at nakikinig sa inyo, meron bang mga major arteries ngayon na mga daanan na hindi passable? Para malaman lang po ng mga biyahero. Yeah, meron na. Yun nga, isa yan sa mga pinapaano ko ngayon yung sa website na pinapacheck up natin. Well, baka na overload na rin siguro. Kasi gaya ng sinabi mo nga, pag-post po natin yan, mukhang na-overload. Kaya yun ang isang siguro nga i-improve din namin yung capacity na ano yan. Ngunit sa katanungan mo, sa ngayon, we have a total about 67 roads and 6 na mga tulay na hindi pa madaanan. Ito particularly sa Region 1, Region 3 at saka NCR. Pero NCR halos sa konti na lang to. So, sige po, ipa-ano natin ngayon yan para may ayos yung sa website natin. At kung hindi man lang sa website, hanap po tayo ng ibang mga paraan para ito ay may post. Yeah. Also, galing kayong Navy, sir, no? Dati kayong admiral nung na-aktibo kayo sa military. Umupo kayo sa pwesto noong Mayo lang, pero naka-8 bagyo na mula noon. No? So, ayon sa inyong short experience sa posisyon, ano ang nakikita niyong kailangan ma-improve sa ating disaster response system? Ang talagang kailangan natin ma-improve dyan is of course yung una-una bago natin banggitin kung anong kailangan improve ay gusto kong banggitin muna ang na-improve ano. Siguro kapansin-pansin ang na-improvement dito ay yung action na ginagawa ng ating mga lokal na pamahalaan bago pa man dumating yung takuna, yung preparedness nga na sinasabi. At pati na rin yung kooperasyon at pakikipagtulungan ng ating mga mamamayan. So siguro naman, and pati yung sa, kasi alam nyo naman, naglagay tayo ng sistema na tinatawag nating pre-disaster risk assessment, na wherein primarily ang pinaka-importante na achieve natin doon, na puhan natin, is yung yung koordinasyon ng mga ahensya, lalo na yung mga core group na tinatawag natin, kung sino ang kasama natin sa prediction, sa forecasting, sa preparedness, sa response, saka sa rebuilding, reconstruction. So maganda rin naging coordination doon yung mga nag-develop tayo ng mga bagong doktrina para ang focus ngayon, ang focus talaga natin, ang binibigyan natin ng emphasis at pagdidiin, yung lalong pagandahin at ang ating sistema ng forecasting kung saan na yan ang nagiging basehan natin sa ating preparation. So malaki na rin ho ang improve ng ating DILG sa pakikipagbigay ng koordinasyon, pagbibigay ng warning sa ating mga lokal na pamahalaan. And siguro kung pati na rin ho yung ating response dahil nakaka-preposition na ho yung ating mas maganda na prepositioning ng ating mga relief items, hindi lamang sa kung saan ilalagay, kundi kung gaano kadaming ang may preposition at anong klase ng mga relief items ang ating preposition base rin doon sa nakikinikita natin na calamity na o hazard na darating. So yung kung meron mang isang bagay siguro na mga dapat na natin i-improve pa, yung mga particular yung tinatawag natin sa English
we have to improve our wherewithal, ika nga, yung mga tagamitan, yung mga bagay na kailangan natin na mapagalaw pa at mapaigting pa natin yung proseso ng itong mga koordinasyon para pag-synchronize natin ang ating mga ginagawa. Okay, maraming salamat po, Undersecretary Alexander Pama, Executive Director ng NDRMC.